O basta, kapag ako gumulong pababa, kasama kayo. This is not your ordinary travel goals. Ay, saya! Kung nabitin po kayo kanina, mga kahaldab, eh meron pa naman pong bukas. Ito yung pinakamaganda sa channel ni Mr. Destiny. Updated na updated po kayo sa mga nababalitaan po ninyo, sa mga napapanood ninyo. Ganyan naman po tayo, mga kahaldab, lalong-lalo na nga po pagdating kila Mengay at Tisoy. Samahan sina Maine Mendoza at ang kanya mga bestie sa pag-discover ng mga bagong adventure sak na pasok sa budget at Ito yung sinasabi ko, mga kaaldab, na kumbaga maraming natutuwa, maraming nakapanood ngayon na talagang masabi natin na gustong gusto po ng iba. Di po ba? Real talk yan, mga kaaldab. Ako, kampante ako, lalong lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin itong mga kaganapan kina Mengay at Tisoy, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kung nabitin po kayo, meron pa naman pong bukas. At least mo! Kilalanin natin ang mas malalim, ang Isla Verde. O in fairness, ang... Ito mga kalda ba, for the record lang po, kahit ano pong sabihin nila, kahit ano pong gawin nila, ang main goals, mananatili po yan. Huwag lang po talagang papasukan ng sarsuela, kasi iba po talaga kapag pinasukan ng sarsuela eh. Di po ba? Medyo yung iba tinatamad ng panoorin, yung iba masasabi natin na kumbaga, alam nyo na, yung tipong ano mga kaldab, napapaisip ka kung panoorin mo pa po ba ito o hindi na, di po ba? Ito'y isang adventure na talagang kay Mengay. Bakit nga po ba tinangkilik si Mengay ng gusto? Bakit nga po ba malakas ang karisma ni Maine Fulkerson pagdating sa mga bagay na to? Alam nyo, sa totoo lang po, yung paglagi ka nasa labas, wala po itong pinagkaiba yung adventure ni Mengay sa main goal sa Kalye Serye. Di po ba? Although sa Kalye Serye, mga tao, mga totoong tao naman po nakakasama niya dito, mga lugar, na kumbaga yung pag nakausap mo yung tao, madali mo nang magegets yung tipong ganon. Yung hindi mo na siya kailangan pang... kumbaga pag-aralan, di po ba? Nakikita ni Mengay sa labas yan eh. Kapag ka nasa Kalye Serye sila o nasa 1-4-all, all-4-1, yung mga kaganapan na ganyan, nakikita po ni Mengay. Kaya lang, hindi niya pa po na-experience. Ibig kong sabihin, kadalasan nakikita niya yung kung ano yung buhay, kung ano yung ginagawa, di po ba? Parang itong adventure nga po ni Mengay, eh talagang goal na goal niya. Di po ba? Real talk, mga kaldab. Kaya... kumbaga mas madali na po sa kanya, kaya doon po sa mga nagre-react kung bakit po nanalo si Mengay sa pagiging host sa Asian na kung saan nga po makaldab international na maraming nainggit, maraming nagsabi na hindi daw po si Mengay karapat dapat, kung ano-ano po yung mga sinasabi. Okay lang yan makaldab, at least dito nakita nyo naman po at alam nyo kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo at kung sino yung gumagawa lang po ng fake news. Real talk to, mga kaldab. At doon po sa aligasyon sa akin ni Madam Mirna Baluyot, mga kaldab, sabi ko nga po sa inyo, magre-react yan eh. Alam ko naman po, kasi senior na yan, may mga bagay-bagay po na iniintindi ko na lang po. Ako naman po, mga kaldab, madali naman po tayong kausap, di po ba? Kung sa tingin po niya mali ako, kung sa tingin niyang hindi ako nag-isip, bago ko... magbigay ng update, nirerespeto ko yan at kinagalang, kasi may mga bagay-bagay po na may sinasabi na hindi kaaya-aya, di po ba? Kaya sabi ko nga po sa inyo, ano man tayo naman po kapag alam natin na matanda yung kalaban natin, alam natin na kumbaga nasasaktan na nga po siguro siya sa mga nagre-react sa kanya. Yan po kasi mga kaldab, kasama din po yan sa social media, di po ba? Hindi naman po sa sinasabi kong ganito, ganyan, di po ba? Basta kung ano yung sabi niya, edi okay lang, di po ba? Normal lang po para po sa akin. Basta gusto ko lang lahat ng mga kaganapan po sa social media, alam po ninyo, di po ba? Dito nga po, marami nag-comment sa akin, Mr. Destiny, buti na lang, kumbaga, na-update mo kami, akala kasi namin, gabi ipalalabas tong main goals, yung pala umaga, 8:30 ng umaga, di po ba? Kasi marami nga po talaga nagsasabi na 8:30 ng gabi, pero sa umaga nga po siya. Bakit sa umaga? Kasi marami pong wala po daw kalaban sa umaga dahil mga cartoons nga lang po yung pinalalabas
sa GMA Kapuso, na kung saan eh ibang kumpang teleserye naman po yung pinantatapat kay Mengay. Hindi po ba? Ito'y base lang naman po sa mga kanya-kanyang opinion at reaksyon. Basta sa akin, mga Kaldab, masaya ako nakapagbigay tayo ng update ng ganito. Masaya ako nakapagbigay ako ng mga kaganapan, lalong-lalo na po ngayon. Ngayon, alam nyo na kung bakit po isa si Main Polkerson sa tinaguri ang the best, kumbaga the best in the Philippines na pagiging host, di po ba? Marami po siyang dinaanan, kaya niya nagawa yan. Kaya doon po sa mga magre-react, sa magkokomento, o may fanatics ka na naman, Mr. Destiny, todo ang pagpo-promote mo kay Mengay, ah. Todo yung, kumbaga, paghanga mo. Hindi naman porque eto yung update natin, eh, main fanatics na po tayo. Siyempre kay Alden din po, di po ba? Sa kaganapan ni Alden, katulad po ngayon, nag-post na naman si Richard Polkerson Jr. Kasama niya si Daddy Bay. Mga kaganapang alam nyo na po yung pinupunto natin. Na talagang kapag ka masaya ka, eh talagang ipinapakita mo. Kaya nga po ngayon, mga Kaldab, nawala na yung issue kay Alden. Sabi ko nga po sa inyo, isang linggo lang yan, mawawala na po yan, hindi na pagpepiestahan yan. Yun lang naman po yung sabi ni Alden. Kumbaga, kapag ka nilabas niya na sa GMA, tapos na, di po ba? Ngayon, nagbabalikan na naman po yung mga mamis, nagbibigay naman po na mga update si Alden at si Mengay, di po ba? Kaya chill-chill lang tayo, mga Kaldab. Huwag po kayong maniniwala sa mga sinasabi nila. Siyempre, kailangan po muna ng matibay na ebidensya at resibo. Di po ba? Gaya nga po ng sinasabi natin na si Alden, si Mengay, alam nyo na na kumbaga kung ano yung talagang kaganapan po nila. Dahil hindi naman po talaga nila totally inamin yung naging relasyon nila. Di po ba? Kasi nga po, private. Di po ba? Real talk, mga Kaldab. Relasyon nila Mengay at Isoy, private. Kaya hindi pa po nila inaamin. Diba? Antayin nyo lang po, darating naman po yung point na magsasama-sama pa rin po tayo. Tayo pa rin po ang panalog. Ngayon pa, naramdam ng GMA Network at Eat Bulaga yung baba ng ratings nila. Na kung saan naglabas na naman po ang AGB Nielsen na hindi nga po talaga o nagmimistulang bangungot para sa Eat Bulaga ang mga ratings. Diba? Real talk, mga Kaldab, hindi na po sila makaahon eh. Alam naman po ni Mr. Tobiera yan at ni Bossing, kaya nga po nagsalita ng ganyan eh. Pero okay lang yan, mga Kaldab. Basta tayo updated lang. Basta tayo kung ano po yung mga kaganapan ngayon sa social media, eh gusto ko kumbaga alam nyo lagi, di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga titas, sa mga tao pong nagmamahal, kina Mengay at kay Tisoy. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.